Alam nyo ba mga idol na kung hindi si Kenny Velez ang referee noon ay malabong manalo si Floyd Mayweather Jr.? Yan ang ating pag-uusapan mga idol. Dahil kitang kita naman sa laban nila na binibaby ni Kenny Velez itong si Floyd Mayweather Jr. Si Vic Draculich ay isang tanyag na legendary referee sa sports ng boxing at nakapag-referee ng mahigit 600 na laban. Si Vic Draculich lang naman ang nagbigay ng points deduction kay Floyd Mayweather sa laban nila ni Jose Luis Castillo. Hindi niya hinahayaan na gamitin ni Floyd ang mga pandaraya at panggugulang nito sa loob ng ring. Palaging winawarningan ang illegal na gawain at kapag inulit-ulit ay bibigyan ka talaga ng points deduction. Kaya siguro mga idol, kung ito ang nag-referee sa laban ng Pacquiao versus Mayweather ay panigurado, mabibigyan ng ilang beses na point deduction itong si Mayweather at hindi makakapanggulang. Dahil alam naman natin sa laban na iyon ay kapag susugod na si Pacquiao ay ginagamitan niya ng gulang si Pacquiao o mga pahapyaw na illegal na gawain. Sa video ding ito mga idol ay i-breakdown na din natin ng mga rules ng boxing na hindi sinusunod ng ibang boksingero, maging mismo ang malalaking pangalan ng referee sa larangan ng boxing na tila nakakadismaya talaga. Ginawa ko po itong video na ito dahil requested po ito ng aking mga masusugit na taga-subaybay. At kung sakaling matatapos nyo po itong video ay pwede din po kayo mag-request ng topic para magawa natin ang paliwanag. Sa boxing po ay hindi talaga maiiwasan ang mga anomalya at mga panggugulang ng isang boksingero. Ngunit kapag sobra na ay dapat na itong punahin at dapat pigilan o bigyan man lang ng deductions. Rules of boxing. Ang rules ng boxing ay dapat sinusunod. Maski pa amateur pa ito o professional bout, ang violation ng mga sumusunod na rules is considered a foul o pwedeng magresulta ng warning o point deduction. At kapag pinaulit-ulit mo itong ginawa o kahit tatlong beses ka lang mawarningan ng referee, ay maaari pa itong humantong sa disqualification. Ngunit paano na lang kung ang mismong referee ay hindi sinunod ang rules ng boxing o nagbubulag-bulagan sa gitna ng mga violation na nagaganap? Mamomorblema talaga yung malinis maglaro sa larangan ng sports na ito. Gawin nating halimbawa ang ilang laban ni Senator Manny Pacquiao, na alam naman natin na karamihan sa laban niya ay lubos na panggugulang ang kanyang dinanas sa mga nakakatunggali nito. Unahin natin ang labang Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao. Hindi ko lang talaga nagustuhan ang galawan ng referee dito na si Kenny Velez. Sa laban kasi na ito ay aminin man natin o sa hindi, oo nga't nanalo si Floyd sa mga horado, ngunit sa totoo lang po ay hindi talaga naging malinis maglaro si Floyd Mayweather dito. Ipapaliwanag ko lahat mga brother ang lahat ng kanyang ginawang foul sa laban na ito na halos puro warning lang ang binigay ni Kenny Velez kay Floyd Mayweather. Malinis sa rules ng boxing na kapag tatlong beses ka nang na-warningan ng referee, maaari kang mabawasan ng puntos kapag nilabag mo ang rules sa boxing o maaari kang ma-disqualified. Nakalagay nga po dito sa isang rules ng boxing ay you cannot throw a punch while holding on the ropes to gain leverage. You can't hold your opponent and hit him at the same time. When the referee breaks you from the clinch, you have to take full step back. You cannot immediately hit your opponent, that's called hitting on the break and that's illegal. For your info mga brother, 12 times lang naman yan ginawa ni Floyd Mayweather. Pasok din dito ang case ni Barrera sa laban niya kay Pacquiao sa 11th round ng kanilang laban. Isa pang rules ay you cannot hit below the belt. Hold, strip, kick, headbutt, wrestling, bite, spit on or push your opponent. You cannot hit with your head, shoulder, forearm or elbow. Sa case po dito ni Floyd is 12 times din pong ginawa ni Floyd ang pagdukduk sa ulo ni Pacman at pagtulak dito gamit ang kamay at gamit ang balikat. Ngunit sadyang puro warning lang ang ibinibigay ni Kenny Velez. Eight times din niyang hinedlock si Manny maging ang pag-ipit sa kanang braso ni Pacman.
In short mga brother, 32 times pong nilabag ni Floyd Mayweather ang rules ng boxing. Gumamit siya ng violation at lahat ng yan mga brother ay puro warning lang ang ibinigay ni Kenny Velez. Well, sa bagay mga brad, wala tayong magagawa. Referee lang talaga ang maaaring mag-decide kung kailangan niyang i-disqualified, bigyan ng deduction o ihinto ang laban sa mga paulit-ulit na violation na ginagawa ng isang boksingero. Sa madaling salita, bias po talaga itong si Kenny Velez mga idol. Isa pang violation rules ay you cannot spit out your mouthpiece on purpose to get arrest. May isa ding laban si Pacman na kung saan violation po ang ginawa ni Keith Thurman na pagtanggal ng mouthpiece at si Kenny Velez po ulit ang referee. Na mas kinakita ni Kenny Velez ang pagtanggal ng mouthpiece ni Thurman ay hinahayaan niya lang ito. Wala lang. Kunwari wala siyang nakita. Iba talaga kapag kababayan mo mismo ang lumalaban sa gitna ng ring. Sa case po ni Thurman dito mga brother, dapat po talaga ay TKO na dapat ito. Alatado po talaga may pagkabayas itong si Kenny Velez lalo kung kababayan niya ang kinukulata ni Sir Pacquiao. Sample na lang ulit kay Manny Pacquiao versus Shane Mosley. Kitang kita sa video clip na ito na tinulak lang ni Mosley si Pacman. Mismong sa harapan pa nga ito ni Kenny Velez ginawa ni Mosley. Laking gulat ni Pacman na bigla siyang binilangan ni Kenny Velez. Ang lupit mo brad! At huling rules po ay, a boxer who is hit with an accidental low blow has up to 5 minutes to recover. If he cannot continue after 5 minutes, he is considered knockout. Ito po yung labang Crawford versus Amir Khan. Nagkaroon po dito ng accidental low blow na hindi naman sinasadya ni Crawford. Binigyan naman ng pagkakataon magpahinga si Khan ng 5 minuto, ngunit hindi na niya tinuloy ang laban. Kung tutusin, kaya niya makarecover ng 5 minuto sa pagkaka-low blow. Usap-usapan din na dahilan na lang daw ito siguro ni Amir Khan para maihinto na ang laban. Dahil nga po sa first half ng laban ay nadominate po talaga ng gusto ni Crawford ang laban. Yan po ang ilan sa mga rules ng boxing mga idol. Pero may mas patindi pa dyan mga brother, ang referee na inulan ng batiko sa laban nila Manny Pacquiao versus Jeff Horn. Dito ay masasabi kong sobra-sobrang lantarang violation ng mga pinaggagawa ni Horn dito mga idol. Literal na goat si Jeff Horn mga brad, nanunuwag. Lahat po ng nakalagay dito sa rules na ito ay nagawa na ata ni Jeff Horn sa laban. At magtataka ka na lang na maski warning o deduction points ay wala man lang ginawa ang panot na referee na ito. Nakakasama lang talaga ng loob lalo sa mga Pilipino na ganun ang ginawa at naging trato sa ating pangbansang kamao. Well mga idol, ano pong masasabi niyo sa performance ni professional referee Kenny Velez? Comment down below your opinion at kung nagustuhan niyo itong video na ito ay pakisuporta naman sa pag-hit ng like, subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mas kaabang-abang na bakbakan. Maraming maraming salamat po!